nilagay mo na ako ng tubig sa windscreen, ano ko? Windscreen ko kasi, windscreen washer. Kasi naubusan ako ng windscreen washer. Mahal kasi pag ipapaservice mo pa ito. Siguro, i-charge na ako ng 100 dolya. Kaya ako na lang. Tapos, lagyan ko siya ng ano, bali 4 liter na water lang. Tapos lagyan ng 75 ml nito. So, 75 ml. 75. So, dito 75. Windscreen cleaner. So ilagay ko dun sa ano. Tapos yun. So mag-pochak yan na dito. So ganito ang ginagawa ko guys. Yung buti ng mineral water, ginawa kong imbudo. Tapos dyan ko ginabuhos yung ano. Yan. Salo-salo siya. Oop, buong bula. Naubusan na kasi ako nung pumunta akong city. Nung gamitin kong wiper. Walang tubig. I-potential kasi yan sa ano. Magagasgas yung salamin mo. Magagasgas na nga, magagasgasin pa. Ayan. Magpong natin ito ang mga pork chop. Ayan. Tapos, tapon ko na ito kasi gagawa ko ng bago. Kasi medyo maliit siya. Mas maganda pala pag medyo mataas. So, pagkita ko pala sa inyo guys dito sa Australia, hindi tayo basta-basta ng magtapo ng basura kung saan-saan. Kaya yung mga basura, mayroong ganito, may coding. Ito yung general waste, tapos ito yung recycle. Ito siya considered ng recycle to. Plastic at saka mga boxes. Sana ganito din sa Pilipinas. No? Tapos yan, may schedule ng araw. Ano, itatabi natin dyan sa kalsada. Tapos may pupunta na truck ng cancel. Pick up nila yun. Itapon dun sa recycle station at saka yung sa dump site, yung general waste. Kaya yun, sana sa Pilipinas ganun na rin. Yun. Tons! May ano na tayo. May washer na tayo. Guys, pagkita ko sa inyo yung train ng Australia, ganito po yung tsura. Yan na po guys yung itsura ng train dito sa Queensland. Ganito po siya. Yan. Medyo bago-bago pa ng konti. Yan yung itsura ng train. Yan. Tingnan nyo kung ano yung pagkakaiba sa train natin sa Pilipinas. Ano yung itsura, kung gaano kabago pa ba o luma pa ba kumpara sa atin. Yan. Saka dito hindi mo gaano makikita yung train na maraming bandan, malinis siya. Kasi sa Pilipinas kasi parang inaabuso ng mga tao, maraming bandal yung sa loob ng train, sa loob at labas. Hindi nila iniingatan yung property ng
government din la na realize na importante ng importante 'yon sa mga tao. Ay, salamat. Umulan na rin. Kasi noong nakaraang mga linggo, yung last week lang, sobrang init, saka maraming kaso nga ng bushfire. Tapos ngayon, sawa ng Diyos, narinig din yung mga panalangin nating lahat. Yan o, umulan na rin. Lakas ang ulan. Sana tuloy-tuloy pa to para hindi na mukhang tuyo yung gubat, kagubatan. Kasi yun yung nagkakos ng bushfire, yung mga dahon na tuyo, yung mga branches ng kahoy na nag-i-ignite. Tapos dahil sa tuyo yung dahon at saka yung nahuhulog na dry siya, madaling magkukos ng fire. Tapos yung naipon ng mga kahoy din, mga dahon na tuyo, napatay na, nasa ground, nagkukos din ng bushfire. Dahil doon, mainit yung ground, tapos mga tuyo yung dahon, yun, nagkaka-bushfire. Malungkot, pero at least ngayon, makaka-recover niya kasi umuulan na. So far nga baka dalawang araw pa yung tao nag-ahay sa akin kasi nasabit na ako. Yung puti. So far ang weather forecast dito sa Queensland, dalawang araw mag-uulan. Sana tuloy-tuloy. Para huwag naman yung may hangin at saka bagyo kasi pangit pa naman yun. Ulan lang. Ulan lang kailangan natin, mga folks. Yun, salamat na umulan na. Yes. Oo. Oh.